Magandang umaga at mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kalabarkada. Kumusta po kayong lahat dyan? And this is Love's Island Adventure at muli na naman tayong nagbabalik sa ating panibagong video. Kumusta naman po kayong lahat, mga idol, mga master, at sa lahat ng mga lover cards natin dyan sa buong mundo. Kumusta po kayong lahat dyan? At for today's video, mga kalabarkada, ay nais ko sanang i-share sa inyo kung paano ba yung paggawa ng sapang o yung ginagamit namin dito na panghuli ng isda. Kagaya nito, yung ginawa natin. Ayan. May ginawa tayo. Ayan, mga kalabarkada. Kung makikita, no? Ituturo ko sa inyo, mga kalabarkada, kung paano ko ba ginawa ito. Ito pala, mga kalabarkada, yung ginagamit namin na pinanghuhuli ng isda. Ayan. Nagre-ready na tayo para sa ating fishing adventure. So, bago tayo magsimula, mga kalabarkada, gusto ko muna sanang sagutin yung mga tanong nila Pops Cusinero, Mandaragat Run TV, si ELR Exclusive, at kay Ma'am Rubis Happy Life. Kung ano nga ba yung trabaho ko dito sa Japan. So, ang trabaho ko pala dito sa Japan, mga kalabarkada, ay welder. Welder ako dito at ang ginagawa namin ay ang mga tulay. Yun. Kaya, kung nakita nyo nung nag-post ako noon sa community ko, naka may face mask ako. So, yun yung ginagamit namin na pinang-protection namin para hindi namin malanghap yung usok kasi may chemical yon, mga kalabarkada. So, ang ginagamit pala namin welding dito ay F-cow. So, yun. Mamaya, makikita nyo, mga kalabarkada, kung ano ba yung F-cow na yan. So, bago natin simulan ito, mga kalabarkada, mag-intro muna tayo. So, ito yung mga gagamitin natin, mga kalabarkada. So, tara, simulan na natin. Ito yung mga gamit natin, mga meron tayo ditong bolt and nut, tatlong nut saka isang bolt. Ayan. Tapos meron din tayo dito, mga kalabarkada, yung tubo. Ayan. Ganyan lang kaliit yung tubo na yan. Tapos meron din tayong welding rod na stainless. So yung isa, bali natanggalan ko na ng slug o yung cover ng welding rod, mga kalabarkada. Bali 4mm pala yung sukat nito, mga kalabarkada. 4mm yung diameter. So tara, start na tayo. So unang-unang gagawin natin, mga kalabarkada, ay i-prepare muna natin lahat ng mga gamit na mga gagamitin. So ito yung welding rod. Bali, tatanggalan lang natin siya ng slug o cover. Kagaya nito, oh. Natanggalan ko na to, mga kalabarkada. Ganyan ang magiging itsura natin kung tatanggalan natin. So, papakita ko sa inyo, mga kalabarkada, kung paano ba tanggalin. So, ganyan, oh. Titik-tikan lang natin. Kung gusto nyo naman na mabilis ang tik-tikin, ay may kumuha na lang kayo ng paniktik o yung mas malaki dyan. Kagaya na, oh. Tignan nyo. Yan, ganyan siya. Yan. Ganito yung magiging itsura niyan pag tinatanggalan nyo ng slug o cover, mga kalabarkada. Yan. So, ayan, mga kalabarkada, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag mo lang kalimutang i-click yung notification bell dyan at i-subscribe para updated ka lagi sa mga bagong videos na ilalabas natin. Ito na lang, mga kalabarkada, oh. Yan. Natanggalan na natin yung mga slug, yung tatlong welding rod natin. So yan, ganyan na siya, oh. So gagawin naman natin ngayon, mga kalabarkada, ito yung bolt and nut. Meron tayong tatlong nut. Ayan, oh. 1, 2, 3, ayan. So gagawin natin
iaayusin lang natin dapat naka align siya o yung kantuhan dapat sakto siya. Ayan. Tapos yung kanyang mga kalabrikada ay i-welding natin siyang pagdugtungin natin yung mga nut. So ito pala yung mga kalabrikada, yung tinatawag nilang F-cow na welding. So yan, i-welding na natin. Yan. Tapos sa kabila naman mga kalabrikada, welding din natin dapat kabilaan para hindi siya matatanggal. So yan. Yan mga kalabrikada. Pero ingat-ingat lang kayo pag nag-welding kayo kasi mainat yan. Kaya kailangan natin gumamit ng plies. So, ayan, makita nyo mga kalabrikada. Bali yung bolt and nut pala na yan ay stainless din mga kalabrikada. So, ito na mga kalabrikada yung winelding natin. Ayan o. Ayan yung winelding natin na nut na pinagdugtong natin. Ayan, tingnan nyo natatanggal yung bolt nya. Kailangan dapat natatanggal yan mga kalabrikada kasi may gagawin tayo mamaya. Ang isusunod naman natin ngayon mga kalabrikada ay yung welding rod. So, gagawin natin ngayon dyan ay hahatiin natin yan. Putulin natin sa gitna para tapos i-welding natin dyan sa pinagdugtong natin na nut. Ayan, tara. So, mag-iingat lang tayo mga kalabrikada pag pinuputol natin itong building rod na ganito. Kailangan kumamit tayo ng goggles para hindi tumalsik sa mga mata natin nung pag nagka-grind tayo. So ayun mga kalabrikada, patapos na tayong mag-grind o mag-putol. Tapos ayan na mga kalabrikada yung naputol natin na mga welding rod. Ayan. Ayan kung makikita nyo. Ganyan siya. Igagry natin itong sa dulo. Papatuloyin natin. Yung gamit pa rin yung grinder. Papatuloyin natin yan mga kalabrikada. Para bago natin i-welding may tulis na siya kasi pag winelding mo na wala pang tulis mahirapan kang papatulisin to. So ayun mga kalabrikada, ayan, napatulisan na natin, ayan, matulis na yung dulo. So ganyan din yung gagawin natin sa mga ibang welding rod na pinutol natin. Ayan, makikita nyo mga kalabrikada, matulis na. So, ito na mga kalabrikada yung mga nirede natin na mga assemblin natin. So, ito yung welding rod na pinatulisan natin. Tapos, ito yung bolt, ito yung nut na winelding natin. Yan, nut and bolt. Tapos, yung tubo. So, tara, assemblin na natin ito mga kalabrikada para gawin na natin itong sapang o sibat. So, unang-unang gagawin natin mga kalabrikada ay i-welding natin yung welding rod dyan sa nut na pinagdugtong natin. Yan. Parang ganyan siya, tingnan niya. Pero bago yun, tatanggalin muna natin yung bolt. Kasi pag welding natin na may bolt mga kalabrikada, eh baka dumikit. Hindi na lang matanggal. So yun. Yan, welding na natin. Ayan, ganyan yung naging itsura mga kalabrikada. Dahan-dahan, huwag nung basta-basta hahawakan. Gawa nga nung mainit dyan mga kalabrikada. Kailangan gumamit kayo ng gloves para mahawakan nyo. Ayan.
Dyan nyo pala i-building yung mga welding rods na may kantuhan. Ayan mga kalabrikado, tingnan nyo. Ayan. Naging ganun na. So, ayan mga kalabrikado, i-welding na natin yung apat na welding rod. So, balik yun na ganyan ko siya mga kalabrikada, parang inaayos ko siya para habang malambot pa eh may align natin siya bago natin siya full weld yung mga welding rod. And maayos na siya, diretso na, kaya yan, pa-full weld na natin siya mga kalabrikada para mas matibay. So, ayan na mga kalabarkada, na full weld na natin yung mga yung kun natin welding rod saka dun sa may nut. Ayan na. Ayan na siya mga kalabarkada. Ayan na siya mga kalabarkada. Ayan. Tapos na. So, isusunod naman natin ay yung bolt saka yung turbo. So, ayan na. Ayan. Pag-durupon lang natin siyang ganyan. Kasi yung dyan sa turbo, dyan natin ilalagay yung kawayan. So, mamaya-maya mga kalabrikada, lalagyan natin ng kawayan yung tubo. Papakita ko sa inyo kung paano lagyan. And, pagdudugtungin lang natin siyang ganyan mga kalabrikada. Yun lang. Nakalimutan pala natin i-settings yung welding machine natin. Malakas masyado. Ayun, butas. Kailangan natin i-settings yung kanya, yung amperahe at saka yung voltahe kasi sobrang lakas. Ayun o, oh. Butas. Ayun, okay na. Medyo okay na rin yung amperahe pero butas pa rin. Masyadong malakas pa rin mga kalabrikada. So ayan na mga kalabrikada, na-welding na natin yung bolt saka yung tubo. So, ganito ang gagawin natin mga kalabrikada. Yan. Yung bolt, yan. Ilalagay natin siyang ganyan. O, diba? Para natatanggal siya dun sa may kawayan. So, mamaya papakita ko kung bakit ganyan yan mga kalabrikada. So, ito na mga kalabrikada yung finish product natin. Yan na yung sapang natin. Ganyan lang kadali yung paggawa ng sapang mga kalabrikada. Susundan nyo lang yung ginawa ko at makakagawa na kayo ng sapang nyo na panghuli nyo ng isda. So, susunod na gagawin natin mga kalabrikada ay lalagyan natin siya ng kawayan naman ngayon. So, ayun mga kalabrikada. Bali, ito pala yung lumang sibat natin. So ito, kagaya nung ginawa natin, ayan, may tubo siya, yung kawayan dito linalagay, ayan, ganyan siya, ayan. So, gumawa tayo ng bagong sapang natin mga kalabrikada, gawa nga ng itong lumang sapang natin, ayan, no? Nangangalawang na, so yun, kaya papalitan na natin. Ito pala yung isang ginawa ko rin mga kalabrikada. Ayan. Bali, lima yung nilagay natin na welding rod kasi ito apat siya. Ayan. So, ito mga kalabrikada. Ito yung isang ginawa natin. Imbis na kawayan yung ilalagay natin mga kalabrikada, ito may binigay sa atin yung hapon. Ayan. Handle siya ng golf. Ayan siya. Ayan. Sa mga kalabrikada. Imbis na kawayan, yun na lang ilalagay natin. Ito na lang. Ayan. Ayan siya mga kalabrikada. Ayan. Lalagay natin. Iikot lang natin yan.
Ayan. Ayan lang sa mga kalabarkada. Ayan. Oh. Ayan na pala si Mang Jumar. Hey, ang legendary. Ito na mga kalabarkada. Ayan. Ayan na yung kinalabasan ng DIY na paggawa natin ng sibat. Usapang. Hello. Mga kalabarkada. Ito ba? So, ayun mga kalabarkada. Ganun lang yung kasimple ng paggawa ng sapang o sibat. So, yun yung ginagamit natin na ginagamit namin dito na pinanghuhuli ng isda. So, yun mga kalabarkada. Ito. Ayan, nakaready na yung sibat natin. Ayan na. Ayan. Nakaready na yung sibat natin mga kalabarkada. Ang problema nga lang ngayon ay malamig pa. Malamig pa yung panahon kaya hindi pa muna tayo makakapag-fishing. So, sana nagustuhan nyo tong video na to mga kalabarkada. At kung nagustuhan mo tong video na to, huwag mo na sanang kalimutang subscribe ang aking YouTube channel at i-click yung notification bell para updated ka lagi sa bagong videos na ilalabas ko mga kalabarkada. At siyempre mga kalabarkada, huwag mong kalimutang i-subscribe din ang YouTube channel ni Patch TV. Nandun lahat ang mga kalukuhan, mga fishing din natin mga kalabarkada. Subscribe so, din pala mga kalabarkada kay Patch TV. Ayan. So, dito ko natatapusin tong video na to mga kalabarkada at sana may na-share akong kaalaman sa inyo. At yon, nasagot ko na rin yung tanong nyo kung ano yung trabaho natin dito. So, dito na lang mga kalabarkada. Ingat, God bless, at lagi nating tatandaan. God is good all the time. You know? See you on our next vlog. Abangan nyo yung fishing videos natin mga kalabarkada. Bye-bye.